nasa tabi ng dagat kapag mahirap po ang dawi. Dito po ang nagiging hanap buhay ng mga tao pag ganitong mga season is yung mga nagsasakyud. Sabi nga nagsasakyud, yung mga ng maliliit na bangus. Ang tawag po nila doon ay yung similya. Mga may nagsisimilya po dito. Sa ngayon po kasi, wala na naman yung bagyo. Tahimik na naman ang dagat. Pero hindi pa yung kaanuhan para katahimikan ng dagat para maraming pumuntang mangisda. Ito po ang buhay dito. Yun, sa tabi ng sa may beach, yung banda doon. Sa may beach, medyo malalaki pa yung maalon pa, Parang nakakatakot pa. Although marami na rin po ang naliligo. Dito mo po mapapansin talaga yung sign na kung ikaw ay aware sa mga wave ng dagat. Yan yung iniiwasan na minsan ay magkakaroon ng yung paglunod ng mga bata. Katulad yan, may mga naliligo. Punta tayo din sa mga naliligong. Yan. Ito pong season na ito ay pag low tide kasi bumababa na yung tubig. Yan, makikita mo na po siya maglo-low tide na. Hapon ang low tide. Yan o, kasi ang dagat, dito yan, hanggang dito yan. Ngayon, pababa na siya ng pababa. So, ibig sabihin, mamayang hapon ang low tide. Makikita mo na po dito kasi yung parang corals. Ano kaya yung mga yun? Yan o, mapapansin mo po ang pag low tide na. Sarap mamuhay sa tabi ng dagat. Dito ay makikita mo yung ating yung ating balat talagang na siya. Maitim na, pero wala tayong magagawa. Singaw ng dagat, yung hangin na galing sa dagat. Yan po ang isa sa kasi sana madali kang umitim. Yeah, palotay na po talaga siya Yung ng alon, iba na siya. Iba yung ng alon, yung wave ng alon. Mga naliligo. Sarap sanang palikuan dito yung aso. Palotide na siya. Hanggang doon po yan. Hanggang doon sa amin yan. Palotide na yan. Katanghali ang tapat. Iba ang wave po doon sa banda doon sa may beach kesa dito. Dito po kasi may mga part dito na batuhan. Yeah, may part dyan na batuhan. Ang ganda pag palo tight na siya. Pababa na pababa ang tubig. Tingnan nga natin yung corals. Ay, parang yun. Bakit kaya may
lilitaw na yung mga bato. Ito yung tinatawag na, ay hindi, bula pala, akala ko yung sapsap po yun. Yan po yung mga ano ng waves, o oh. Mapapansin nyo yung ano ng waves, o oh. Yung mga ano-ano ng mga waves na yan. Oh, ayan na siya. Ito yung mga ano po ng waves na yan. Oh, mga bakas ng waves. Follow tide na, Dad! Follow tide na! Tingnan mo po, oh, kita-kita na yung mga ano, yung mga bato. Ibig sabihin niyan, bumababa na yung tubig niya. Oh. Anong oras high tide? Ano po siguro, madaling araw. Kasi palo tide na yan, oh. Pababa ng pababa yung tubig. Ano kaya ito? Yung mga ganyan-ganyan nila. Tanim. Once na ano yan, pababa ng pababa yan, makita mo 3 o'clock or ano. Hindi ganun ka ano yan. Imagine mo ang napaka, ha? O, mag-aalas 10 pa lang pala, pero mga alas 2 ganyan. Yan o, kita. Alika ka dito. Nakikita na yung ano. Although, mabilis ang pag low tide, mabilis din ang pag high tide, kasi syempre may oras. Ayun, nakikita na po natin yung iba yung wave ng ano eh. Tila mo naman mga check-chi. Tila mga bata, oh. Ang mga bata ito, tinanong sila. Ah, check-chi naman nila, oh. Mga taga saan kayo? Palanginan po. Ah, Palanginan. Bitya, bomba naman, tinan mo. Madami, gay ka na. Ano? Biglang lumapit sa akin. Ano yun? Saan ba kayo papunta? Kapaong mo Facebook. Ha? Mga namin sa Facebook. Mga taga-Palanginan kayo? Ano ba? Ang pili mga kami. Ano? Ano sabi mo? Wala ko. Ano ka? Muslim? Ako. Oh, kaya pala. Udang muna kayo at magbibidyo mo lang. Hindi ko lang. Mga Muslim pala. Ito mga check-chi. Oh, tinan mo sila. Check-chi. Check-chi sila. Oh. Sila makakarating. Ayan po, yung doon sa banda doon ay mga ano na talaga unti-unti nang bumababa ang ah.
one decade. Ngayon ko lang po ulit napansin ito. Meron pala silang itinanim dito. Ano kaya yan? At ano ang purpose nila? Bakit sila nagtanim? Yan, sarap na sarap talaga mo. Kanilang tatahakin din, oh. Mga naglalaro. Sila daw ay mga diamondies. Sila ay mga diamondies dito. Ang sarap ko. Ang sarap. Ano talaga? Sarap mabuhay sa tabi ng dagat.